testing natin mga paps. Ayan, neutral indicator, gumagana. Shift natin. Ayan, gumagana siya. Then, park light. Ayan. Gumana yung ano niya, yung ilaw. Then, headlight natin. Ayan. Then, high beam natin. Gumana ang indicator niya. Then, signal light natin. Ayan, okay. Gumagana. Kabila. Okay, gumagana. Start natin kung gagana ang RPM gauge. Ayan, gumana. So, patayin natin ang ilaw. RPM gauge lang. So, ayan, gumagana siya. So, okay ang installation natin mga paps. Hello mga paps, may winawiring nga pala ako ngayon na speedometer at saka RPM gauge. Nabili ko siya sa Shopee. Ikakabit ko siya dito sa PMX Alpha na siniset up kong coffee racer. So, naisipan kong ituro din sa inyo ang connection nito dahil baka mag-isipan nyo din maglagay nito sa mga Alpha nyo. So, ituturo ko na sa inyo ang connection nito para hindi na kayo mahirapan kung maglalagay din kayo nito. So, eto mga paps, kung makikita nyo, pinagbulbul ko na siya dahil trinase ko na siya kanina. So, etong mga black wire, tatlong black wire, mga ground siya, para siya sa ground. Pero, kailangan nyo pa din siyang itrace isa-isa dahil etong isang ground na ito ay hindi niyo siya pwedeng isama dito sa dalawang ground Etong dalawang ground na ito pwede niyo siyang pagsamahin. Ayan. Pero etong isa na ito ay kailangan niyo siyang ihiwalay. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. So etong dalawang yellow wire siya yung i-coconnect niyo para sa indicator ng signal light. So, sa stock sa ano niya, sa stock wiring niya, siya yung position ng light blue wire and orange wire ng Alpha. Then etong red wire, siya yung para naman sa sa main indicator. So, ito siya. Ayan. So, usually, kinakabit siya sa tail light or sa park light. Then, etong blue wire, ang ground niya din ay yung ground ng mga signal light. So, magkakasama sila. Ito yung para sa para sa high beam ng ilaw. So, pag nag-high beam kayo, ayan, mag-indicate siya na naka-high beam kayo. So, yun lang ang mga wire niya. Ito namang itong green, siya yung para sa para sa neutral light Pero hindi kasi ito iilaw ng magkabaliktaran kaya unlike sa ordinary bulb na umiilaw siyang magkabaliktaran. So, eto LED kasi ito. So, hindi siya yellow ng magkabaliktaran. Kaya, sinabi ko kanina, hindi nyo siya pwedeng isama sa ground ng dalawa kasi dito, etong kulay green, ikakabit nyo siya sa accessory wire, which is, halimbawa sa Alpha, ang accessory wire niya ay black. So, doon nyo siya ikakabit. Hindi siya dadaan sa switch. Then, etong black wire, siya yung i-coconnect nyo sa dito.
Eto. Etong ano, etong blue, parang light blue siya na may stripe na red. Siya yung para sa neutral light indicator. So, eto ground ang pumapasok dito, ano. So, dito nyo itatapat yung black wire niya. Etong black wire ng para sa neutral light indicator. So, pag nag-neutral kayo, magkakasupply ng ano, ground yung indicator, then saka siya iilaw. So, doon nyo siya i-coconnect. So, etong dalawang black wire na ito, pwede nyo siyang pag-isign para sabay nyo na lang siyang itap sa ground. Pero etong ano, etong black wire para sa neutral light ay hindi nyo siya pwedeng isabay doon. So, mahalaga ang gagamit talaga kayo ng battery para matrace ang mga connection nito. Bali, ganito ang magiging itsura nyo mga paps, ano. Ito yung dalawang black wire na sinasabi ko kanina pwede pag-isign. So, ayan, ipapesto nyo siya dyan. Then, sa gitna yung green. Then, dito sa, ano, sa left side, parehas yung dalawang yellow. Then, sa gitna din yung, ano, yung black wire na para sa, ano, para sa neutral light. Then, nasa ibabang party na kanan yung red wire. So, para mas ma, ano nyo, isasalpak natin para mas makita nyo. Yan. Hirap mag-focus kapag walang katulong. Yan. Focus natin. So, ayan. Kita ba? So, ayan. So, yung red wire, ang katapat niya is yung brown wire ng harness. Then, ayan na, yung mga sinabi ko kanina. Then, etong, ano, blue wire. Siyempre, sa blue wire nyo din i-coconnect. Hanapin nyo na lang yung blue wire dito sa harness. So, eto naman, etong RPM gauge na ituro ko niya ito sa inyo sa dati kong video, ano. Etong, ano, etong black with yellow stripe. Siya yung, ano, siya yung i-coconnect nyo sa, ano, ignition coil. So, dito sa alpha, dati na siyang may connection para sa RPM. So, susubukan ko mamaya na doon na lang siya itap, ano, dito, eto. So, sa asawa nito, doon ko siya ipapaasawa din. Sa RPM gauge naman mga paps, eto ang setup ko sa kanya. Etong red wire, ikinonek ko siya dito sa red wire din ng, ano, ng speedometer. Dahil, eto yung sa ilaw niya, yung sa backlight niya. Pag nagbukas kayo ng headlight, automatic, headlight or park light, automatic, iilaw din siya. Then, yung ano naman niya mga paps, yung maikling ano, maikling black wire which is positive ng ano ng RPM mismo. Dinugtungan ko siya ng extra wire, eto, dinugtong ko lang siya. Ikinunek ko siya dito sa green wire ng RPM gauge. So, etong green wire ng RPM gauge kasi mga paps, ang asawa niya doon sa kabilang socket ay black wire which is accessory. So, mamaya itetape ko ito. Then, yung ano naman mga paps, yung mahabang black wire at saka maikling green wire, pinag-isa ko siya. Then, ikinunek ko siya dito sa, ano, sa black wire din. Yung sinasabi ko kaninang dalawang black wire na pwede nyong pag-isahin. So, ayan. Diyan ko siya ikinunek. So, bali naging tatlong black wire na sila. So, eto, puro sila ground. So, yun lang ang connection ko mga paps. I-testing natin mga paps. Hindi pa nakakabit ang ignition nito. Temporary on-off switch lang muna. Start natin.
sayang. Gumagana siya. Ayun natin ang ilaw. Park light. Ayan. Then, bukas natin ang headlight. Ayan. Then, high and low beam. High. Pag low, dapat mamamatay yan. Ayan, gumana. Then, signal light. So, okay. Sa kabila. Okay din. Then, tapos na.